Sa video na to, share ko sa inyo mga bagay na nagustuhan ko sa opensa ng Gilas sa mga friendlies nila kontra Korea. So magbe-breakdown tayo ng place pero select few lang, yung talagang mga noteworthy place lang. Para sa akin kasi parang medyo maaga pa, dalawang laro lang to tapos friendly pa. And parang corny naman kung gagawan kagad natin ng full playbook breakdown. So enjoy muna natin yung performance ng Gilas team natin despite losing. And honestly okay lang na natalo kasi they were promising naman. Kung magpapatuloy ito, masasabi ko na nasa tamang direksyon na ulit talaga ang Gilas. Kung magpapatuloy. Anyway, offensively, one thing I liked ay yung overall pace ng Gilas. Karamihan ng possessions sila, especially kapag galing sa sablay, lagi silang merong early offense sa transition before flowing into their regular half-court sets. Dito, this wasn't really early offense kasi right from the tip to eh. Pero again, drag screen tapos magpo-flow into a staggered, walang nangyari pero magandang spacing kaya naka-atake si Kiefer sa gitna. Same play, drag screen, pero dito it's more of a veer. Sinundan na nung defender si Ramos kasi tinakbo rin nila to last possession, kaya they executed a blind pig as a pressure release. Isa pang ginagawa nila sa early offense ay instead of a drag screen, binibigay nila yung bola sa trail big for an empty side action. So dito dahil empty side 2-man game to, pwedeng ball screen to, pwedeng handoff, anything basta 2-man game na to, bahala nang dumiskarte yung dalawa. And bahala na sila mag-react sa kung anong binibigay ng depensa. And magandang panggulat to kasi usually hindi ka naman talaga naghahanap ng basket sa first phase ng opensa mo. Parang setup phase pa lang to eh. Kung makakuha ka na ng open shot, bonus na lang yon. Pero kung ayaw mo ibigay sa trail big, pwede rin namang wala ng swing at diretso ka na sa empty side ball screen para mag-flow na dun sa half-court offense. Dito ginawa nila may pagka-pistol to. Then nung walang nangyari dun sa strong side, nag-flow siya smoothly to a pin down sa weak side. Actually, yung talagang focus ng video na to is naka-centered around doon sa early offense sa ginagawa nila. Kasi doon na papunta yung basketball ngayon eh. Sa NBA, especially kahit nga nung Ateneo na lang ni Tab Baldwin eh. Karamihan ng sets nila nagsisimula sa early offense tapos tsaka magfo-flow into a half court. Pero besides early offense, marami pa silang interesting na sets na ginagawa. Ito nag-compile ako ng mga magagandang play nila. Dito sa part na to, yung mga twirl. Maganda yung mga ganito kasi na-enable yung mga trail big natin na mag-decide. And maging parang quote-unquote initiator ng opensa. And maganda yon for development kasi, diba, usually yung mga bigs natin dito, mga 4 natin, pinapatayo sa dunker spot dati, or trail big pero stretch 4 lang. At least dito, talagang nade-develop yung ano nila, yung court awareness nila. And then, meron ding mga horns na tinatakbo. Meron tayong mga horns lift, mga horns na magiging parang zipper, wide pin. Tapos rekta na siya sa down screen for Carl Tamayo. Yung mga ganun, basically talagang minamaximize ni Nanad yung mga players kung ano yung skill set nila. Diba, magandang sight to eh na makita natin na si Carl Tamayo sinesetan ng down screen, diba? Si Carl Tamayo sinesetan ng down screen. Siguro kung ibang coach to, diba, hindi naman siya sesetan ng mga 3-point plays. And in my opinion, magandang sight to na makita na si Carl Tamayo talagang merong mga plays na nakadesign para ma-maximize niya yung skill set niya. Hindi naman yung magsisimula, magsisimula ka sa base offense and then dadagdagan mo na ng dadagdagan. Diba, mag-i-sprinkle ka na mag-i-sprinkle ng options and iba't ibang actions, mala team cone, diba? Magsisimula ka sa base offense and ayun. Kung magpapatuloy ito, again, hindi natin sure pero sana magpatuloy ito. Kung magpapatuloy ito, magandang direction to para sa Gilas. Kasi kung makikita natin itong mga mas batang players na naglalaro para sa Gilas, mas may conviction sila maglaro. Wala, yun lang talaga yung nakikita ko eh, parang mas may conviction mag-execute itong mga bata. And mas nakikita natin na mas sinasa puso nila yung sistema. Hindi, yun lang naman.